Hey there, Ethical Nation! Once again, this is your friendly neighborhood Carl Serrano, and in this video, sasagot ulit tayo sa isa sa mga katanungan nyo dito sa ating YouTube channel. So this question comes from Johnny Vargas. So ang tanong niya, ang problem ko is yung mag-keep ng members. Magkakaiba kasi ugali ng tao at mostly mga babae. Wala pa ako member na lalaki. Paano mo sila mahahandle? So maraming salamat sa tanong mo, Johnny. So unang-una sa lahat, masyado kang nag-o-overthink. Okay? Masyado kang nag-o-overthink sa mga bagay-bagay. Kasi ako, parehas lang naman ang tinuturo ko sa mga babae kong members at sa mga lalaki kong members. At sa pagkakaalam ko, as of May 2021, mas marami yung mga babae kong members kumpara sa mga lalaki kong members. So, wala naman ako nakikita ang difference pagdating doon. Hindi ko pwedeng sabihin na mas magaling yung mga babae kaysa sa lalaki or mas magaling yung mga lalaki kaysa sa babae kasi may kanya-kanyang advantages dyan. And para sa akin, hindi naman nakadepende sa kasarian nila kung magiging successful sila dito sa negosyo or hindi. Nakadepende yan sa ugali nila, sa mindset nila. Okay, sa work ethic nila. Doon nakadepende yan, hindi sa kung ano yung kasarian nila. So, kung ano yung tinuturo ko, typical na tinuturo ko, pare-pares ko lang tinuturo sa kanila, mapapalalaki, mapababae, mapamatanda, o mapabata man. And that is the basic, okay, very basic training, mindset training. Meron akong ginawang video dito sa YouTube channel ko kung ano yung dapat ituro sa mga bagong downlines. Hanapin nyo na lang yun dito sa YouTube channel ko. Yun yung actually title nun, ano yung mga dapat ituro sa bagong downlines. So, madali nyo siyang makikita. So, panoorin mo yun, I highly recommend panoorin mo yun, Johnny, at para sa inyong mga may katanungan rin na katulad nung kay Johnny. Ikalawa na masasabi ko sa iyo, Johnny, ay huwag kang mag-focus sa keeping, kundi mag-focus ka sa sarili mong production. Okay, ito yung isa sa mga nagiging trap, no, nagiging bottleneck trap ng mga baguhang upline na nagsisimulang makarecruit ng mga downlines. Ang iniisip na lang nila, sa halip na mag-production sila, sa halip na pagpatuloy sila sa pagre-recruit at pagbebenta ng products, ang ginagawa na lang is puro keeping, puro training na lang. Kasi kapag ganun yung ginawa mo, hindi lalaki yung grupo mo, okay? Hindi lalaki yung grupo mo, mauubos pa yan. Hanggang sa bumalik ka lang ulit sa basics. Based on my experience for the past 7 years na isa akong networker, nung naintindihan ko itong part na ito, na nakafocus ako sa sarili kong production, hindi sa production ng grupo ko, doon nagsimulang pumutok yung grupo ko. Doon ako nagsimulang kumita ng malaki hanggang sa maging millionaires club ako, hanggang sa naging top earner ako ng company namin. Okay, hindi ako nag-focus sa keeping. Ang pinakang keeping na lang talaga namin is yung training namin every week na online lang. Okay, via Zoom. Online lang siya. No, hindi rin ako advocate ng keeping na offline. Ang pinakang importante lang sa akin na ma-keep na offline is yung mga leaders ko, pero hindi kasi talaga ako nakafocus sa keeping . Para sa akin, part na talaga na, kumbaga nahahagip lang talaga yung keeping kapag nagkakaroon kami ng weekly training, kapag nagkakaroon kami ng bonding, nakakasama ko yung mga leaders ko. And actually, mga leaders ko lang yung nakakasama ko, hindi ko nakakasama madalas yung mga ordinary members ko. And before pandemic yun, nakakasama ko pa yung ilan sa kanila kasi madami akong members na hindi ko pa namimit sa personal dahil nasa malalayong lugar, mga OFWs. Pero before pandemic, nakakasama ko pa yung ilan sa kanila. Yung pumupunta sa office namin pag nandun ako sa Ortigas. Pero after pandemic, mga leaders ko na lang talaga yung mga nakakasama ko. And para sa akin, mas importante na magbigay ako talaga ng oras sa mga leaders ko kasi sila yung mga alam kong committed na talaga. Sila yung alam ko na mga magtatagal talaga. Sila yung alam ko kasi napatunayan . Even though nagdumaan yung pandemic, andyan pa rin sila, walang nawala sa amin. Sa totoo lang, wala ni isa sa mga leaders ko yung nag-quit nung nagkaroon ng pandemic. Yun yung nakakatuwa, di ba? Wala ni isa sa kanila nag-quit nung nagkaroon ng pandemic. Kaya, nakakatuwa kasi nga, ibig sabihin nun, nabuild ko talaga na maganda yung culture. And yun din ang itinuturo ko sa mga leaders ko. Mag-focus kayo sa production nyo, hindi sa mga members nyo or sa pag-keep. Kasi yan nga yung trap dahil ang nangyayari kasi, tinatago lang nung mga upline yung katamaran nila ng pag-produce sa pamamagitan ng salitang keeping and training. Okay, real talk yan. So, huwag nyo itago yung katamaran nyo doon. Mag-focus kayo sa mga production nyo kasi hindi nyo empleyado yung mga downlines nyo. Ako nga, hindi ako mahilig mga musta ng mga member ko. Ilan invite mo, ilan nabenta mo, ilan na-recruit mo. Diba? Instead na itanong ko sa kanila yung ganun, ako na lang yung gagawa nun. Napakadalang ko magtanong na ganyan, and kapag ako nagtatanong na ganyan, sa leaders ako nagtatanong. Kasi alam ko, itong mga tao na to, committed na talaga sila. No, kaya nilang i-handle yung napakasimpleng pressure na yun. Pero hindi ko rin talaga sila madalas tinatanong ng gano'n. Napakadalang lang. Kasi nga, busy ako sa production ko. Hindi ako tumigil sa pagre-recruit. Isipin mo, even though meron na akong 6-figure passive income monthly sa aking network. Passive, ibig sabihin kahit wala na akong gawin. Kahit hindi ako trumabaho na maghapon. Kahit hindi ako trumabaho ng isang linggo, isang buwan, meron pa rin akong 6-figure passive income sa aking company. So, ibig sabihin lang nun, nabuild ko talaga na maayos yung
grupo ko. Ngayon, ang goal ko naman is mag 7 figures naman. Every month, yun naman ang goal ko kasi hinahabol ko yung mentor ko. Pero yun ang tinuturo ko sa kanila. Nakafocus ako sa production ko. Hindi ako nakafocus sa production nila. Hindi pa rin ako tumitigil. Kahit na meron akong ganun kalaking income monthly na passive, eh, tuloy-tuloy pa rin ako sa pag-recruit. Tuloy-tuloy pa rin ako sa pag-build ng organization. Ako pa rin yung may pinakadaming madaming nare-recruit sa amin. Kasi iba't iba kami ng specialty. Meron akong ibang mga leaders na sobrang lakas nila sa product sales. No, doon naman ako mahina pagdating sa product sale. Pero sa pag-build ng organization, doon ako magaling. Kaya, ngayon na sinasabi ko sa inyo, patuloy lang, bilang upline, magpatuloy ka. Be an example. Okay? Lead by example, hindi yung sinasabi mo lang sa kanila kung ano yung dapat gawin tapos hindi naman nakikita sa resulta mo, hindi naman nakikita sa action mo. Actually, sa resulta mo kailangan patunayan, hindi sa action mo. Kasi pwede naman pikiin eh. Diba, may kausapin kang isang prospect ngayon tapos mag-selfie ka lang, eh, productive day. Tapos isa lang naman yung nakausap mo. Paano naging productive yun? Tapos hindi pa sumali. Paano naging productive yun? Patunayan mo sa resulta mo kasi sa amin, sa company namin, meron kaming top sponsor or yung pinakamaraming nare-recruit. Sa website, pag nag-login ka sa website, lahat ng members makikita yon. So, sa akin, dun, sa ganung paraan ko, pinapatunayan na nagre-recruit ako ng madaming prospect. And sa pamamagitan na kapag nakakapasok ako sa top earner, hindi naman kasi ako mahilig magpakita ng income ko sa mga members ko. Nabanggit ko yun sa ilan sa mga videos ko before. So, dun ko siya pinapatunayan sa resulta ko, hindi lang rin sa action ko, sa sinasabi sa kanila. So, I lead by example. Yan yung diskarte ko bilang leader. Pinapakita ko sa kanila kung ano yung dapat nilang gawin. Nasa sa kanila yung gagayahin nila, hindi, wala na akong pakialam doon. Kasi patuloy naman ako sa magre-recruit dahil ang iniisip ko, hinahanap ko doon sa mga nire-recruit ko, hanapin ko dyan kung sino yung gagaya rin sa akin. Hindi nila gayaan, hindi sila yung tamang tao na dapat ko pag-aksayan ng oras. So I hope marami kayo natutunan sa simple short video na ito. I hope nasagot ko yung tanong mo, Johnny. So marami kayo natutunan, click mo yung like, share mo to sa mga kilala mo, friends mo, relatives mo, or downlines members mo na alam mo matutulungan ito. And yun lang, I hope i-apply nyo yung mga natutunan nyo. Once again, this is your friendly neighborhood Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. Kung meron ka rin mga katanungan para sa akin, mag-comment ka lang sa ilalim ng video na ito nung tanong mo. Lagay mo kung ano yung tanong mo. And then lagyan mo ng hashtag itanong mo kay Serrano para alam ko na gagawan ko siya ng video in the future once makita ko na siya. So as long as hindi ko pa nasasagutan yung tanong na yan or wala pa akong video na nagagawa regarding dyan, so sasagutan ko yung tanong na yan. Pero kung meron na akong naisagot dun sa tanong mo na katulad ng ibang tanong dati, magre-reply na lang ako dyan sa tanong mo nung link nung video na sagot dun sa tanong mo. By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Dun mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. Hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So doon ko ituturo lahat sa iyo kung paano ka makakapag-invite, tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. So ayun, parami ka natutunan sa video na ito. Live, love, and learn. You are born for greatness.